he went to the store. Công đọc hết nhé. Thank you.
Ave tranquilo. Mga kababayan, atin pong natutunghayan ngayon ang arrival ceremony at Throne Hall Royal Palace Grounds. Nariyan po ang Pangulong Rodrigo Duterte para sa 2 araw na state visit. Maya-maya po ay masasaksihan natin ang wreath-laying ceremony at Independence Monument. Open for media po ito. Ibig sabihin bukas po sa mga kawaninang media ang kaganapan na ito. Kung maaalala po kagabi ay dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa Phnom Penh, Cambodia para sa 2 araw na state visit. Kasama po ang kanyang delegasyon na may layunin upang pag-ibayuhin at palakasin ang kooperasyon ng bansang Cambodia at ng Pilipinas. Kagabi po, nung dumating ang Pangulong Rodrigo Duterte ay dumiretso ito sa Filipino community kung saan yun ang kanyang pinakaunang naging aktibidad. Umabot sa may 6,000 Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa bansang Cambodia. Kagabi, kung maaalala, mainit ang naging pagtanggap sa Pangulo at delegasyon nito na may 1,000 Pilipino sa ginanap na pulong sa Filipino community sa Phnom Penh. Maya-maya po ay masasaksihan din natin ang wreath-laying at the monument of His Majesty Preyabat Samdek Preyanarodom Sihanouk, King Father of Cambodia, Pre Borom Ratanakaud. Yan po ay sa Monument of the King Father of Cambodia. Open din po ito para sa mga kawani ng media. Kung kagabi ay maalala po na ibinalita rin sa PTV News ang pagdating ng Pangulo sa Cambodia kung saan kasama nito si Senador Manny Pacquiao, ang People's Champ. Naging masaya naman ang pagtanggap ng mga Pilipino sa Pangulo kung saan inalayan pa ng Pangulo ang mga kababayan ng isang awitin na pinamagatang Ikaw, na siya rin may tuturing na paboritong awitin ng Pangulong Rodrigo Duterte. Kagabi ay ibinalita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang estado ng Pilipinas, partikular na rin ang kampanya ng pamahalaan kontra sa illegal na droga. Sinabi ng Pangulo kagabi na pinagkatiwala niya sa Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang pagsugpo sa operasyon ng ilegal na droga.
Pagkatapos po nitong state visit sa Cambodia, ay magtutungo rin ang Pangulong Rodrigo Duterte sa Singapore. Ang tanging layunin po nito ay maipakilala ang Pilipinas sa mga bansang membro ng ASEAN. Dahil sa susunod na taon po, tatayo ang Pilipinas bilang host ng ASEAN Summit at ang magiging chairman po niyan, gaganap na chairman ay si Pangulong Rodrigo Duterte mismo. Magiging abala po ang Pangulo ngayong maghapon dyan sa may Cambodia. Mamaya pong hapon ay magkakaroon din siya ng expanded bilateral meeting sa room check room second floor ng Peace Palace Media Pooling. Magkakaroon din po ng courtesy call alas 6 ng gabi ang Pangulo para kay Mr. Keith Meng, ang Pangulo ng Cambodian Chamber of Commerce and Economic Advisor to the Prime Minister sa isang hotel sa Cambodia. Ngayon din po, mamayang hapon ay hanggang sa gabi ay may nakatakdang courtesy call ang iba't ibang Philippine-Cambodia business owners upang makapulong ng Pangulong Rodrigo Duterte. Kagabi ay malalimang didiscuss ni Pangulong Duterte sa mga Filipino sa Cambodia ang kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. So ngayon po ay patuloy po natin tinitonghaya ng arrival ceremony at the Throne Hall, Royal Palace Grounds. Muli po, ang kasama sa delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na dumating sa Cambodia kagabi ay kabilang po dyan si Senador Manny Pacquiao na mainit din na tinanggap ng mga Pilipino sa Phnom Penh. Sinabi rin ng Pangulo, bagamat siya ay napapagod na rin sa pagbiyahe sa iba't ibang mga bansa, itinuturing itong mahalaga ng Pangulo dahil nais niyang ipakilala ang Pilipinas, lalong-lalo na sa mga bansang miyembro ng ASEAN. Ating pong natutunghayan ngayon ang pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa arrival ceremony at Throne Hall Royal Palace Grounds. Yan po sa may Phnom Penh, Cambodia. Yan po magaganap ang wreath-laying ceremony sa may Independence Monument kung saan bukas po ito sa mga kawaninang media. Kasama sa mga opisyal na delegasyon ng Pangulo, sina Executive Secretary Salvador Medjaldea, mga kalihim ng DFA, DOLE, DND, DTI-DOD at PCO. Nakikita na po natin ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte at sinasalubong ng mga opisyales ng pamahalaan ng Cambodia. Kasama rin ni Pangulong Duterte sa National Security Advisor Hermogenes Esperon, maging si Senador Alan Peter Cayetano,
Senator Manny Pacquiao, PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, at Ambassador Christopher Montero. Thank you.
Ngayon ang pagpasok ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Monument of the King, Father of Cambodia. Kanina po ay ipinisinta si Pangulong Rodrigo Duterte ni Prime Minister Hun Sen sa mga Royal Guards. Muli po ang biyahang ito ng Pangulo o ang 2 araw na state visit ay upang ipakilala ang bansang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN bilang magiging host ng ASEAN Summit para sa susunod na taon, kung saan si Pangulong Rodrigo Duterte din ang tatayong chairman nito. Kasama sa opisyal na delegasyon ng Pangulo, sina Executive Secretary Salvador Miguel Tella, mga kalihim ng DFA na si Secretary Perfecto Yasay, Dole Secretary Silvestre Belli III, kaya na rin si DND Secretary Delphine Lorenzana, kasama rin si PCO Secretary Martin Andanar, maging si Senador Alan Peter Cayetano at Senador Manny Pacquiao. Atin pong natunghayan ang arrival ceremony na ibinigay ng pamahalaan ng Cambodia para kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Throne Hall Royal Palace Grounds.